It's ngernTV! Okay mga katropa, real quick, ayun, nagkaroon ng butas doon sa copper pipe. Tataktan ko siya ng epoxy. So hopefully kakapit to. Hopefully pumasok doon sa butas. Patutuyuin natin ngayon. So, ilang oras siya natin matry? Mga 3 hours. So, kailangan orasa natin. Masatitikin na lang kung matigas na. Iba ba yan doon sa ginawa mong ano? Naklay na yung parang aso. O yan, same thing. Iba yun. Ay, iba. Ano yun? Plaster yata. Plaster pipe yata. Oh, so iba pala yung clay na pambakal. Hindi clay ah. Eh ano? Epoxy. Ah, epoxy. Iba epoxy na clay. Kalawang yun. Yung mga ganyan. Copper din. Copper. Pero hindi kalawang yun. Oh, so yun. Yeah. Ay, bakit yung kabila dati basa din na yung yun? Oh, siyempre, dahil tumatalsik dito. So, tumalsik dito, kalat na yan hanggang dito. Kahit ito, basa yun. Hanggang doon, basa yun. So, kailangan pala mabubulok yun, you know? Okay, so, yan na ang nangyari. Hopefully, kumapit yung epoxy. Patutuyin muna natin sila mga 3 hours, 4 hours. Okay mga katropa. So yung unang attempt ko na matakpan yung butas, hindi umepektib. Nandun pa rin yung butas. Napakaliit na butas. So, ewan ko kung nakikita nyo mga katropa. Okay. Ayan, kita nyo yung mark nung ano, yung permanent marker nandun sa maliit na butas. Kailangan ko takpan. Okay, so natapos ko rin itong emergency na problemang to. What happened was last night we found out that there was a lot of water on the floor right here, right? And so my wife took a look at it and found out that the water was coming from this area here. Okay, so I had to take out the drywall to actually figure out what was happening. And sure enough, what I found was a very tiny hole. Napakaliit, sobrang liit. Sa liit niya, no, yung spray nung hot water, parang ano, parang spray lang talaga, yung parang galing sa ano ba, yung spray can. Ganon ang labas. And so, nung unang hirap pa hanapin, pero finally, nakita ko kung nasaan yung crack. I tried all sorts of things and ito nga, brazing ang solution. It's not the best job but it worked. Alright. Update. Yan. Ang dami ko ng mga tinanim.
Ito mga katropa, ito yung kaisa-isahang cutting na natira na ginamitan ko ng rooting hormone, yung honey and cinnamon. Siya na lang ang natira. Dalawa na matay. Okay. So, I guess it's not that effective. Anyways, here we go. Okay mga katropa, nagyakaran na naman nakakain sa labas. pupuntahan natin yung Jollibee dito sa lugar namin. Yung Jollibee na pinuntahan ni Cuadro Alas only a few weeks ago. Sayang nga, hindi ko siya natsyempuhan. Kung nalaman ko lang nandito siya, siguro nagtatakbo ko doon sa sa papuntang Jollibee. Okay, so mga katropa, ito po ang Jollibee sa National City, San Diego. See? At kakain kami ngayon dito. Kung napapanood ninyo yung mga vlogs ko, I think it was last year or 2 years ago nandito kami. Nandito ako at nag-video ako dito sa National City. Ito yon, it's the same place. Ni-renovate na to eh. Ang balita ko, mami, nagpunta nga pala si ano rito, si Cuadro Alas. Angas ng Pinas. Kumain siya rito eh. Sayang, hindi ko siya na-tsyempuhan. Next time. Ma-order na si Mrs. Para maghanap tayo ng mga kainan sa matara ka. Dito kaya. Mami, saan mo gustong kumain? Sa labas? Mami, saan mo gustong kumain? Oh, doon tayo sa labas. Alright. Sarap dito. Sarap ng simoy ng hangin. Oh, ito naman ang surroundings dito sa may Jollibee natin, sa San Diego. Ayan po yung Plaza Boulevard na binidyo ko nung last time, mga 2 years ago. Puro mga Pilipino nandito. Ang famous Jolly Bee. The Bee. Oh, yun na ba? Ayos! Tara! Yale! Tara, kain tayo! So, ito ang in-order ni Mrs. Fried chicken with rice. Ito naman. Fried chicken and ano ba yan? Steak? Okay, kain na. Alright, tapos na kami. As usual, hindi ko na naman naubos ang pagkain ko. Ang konti ko kumain kasi. Gusto ko kasi magtanim ng lettuce saka kale. Okay, and bumili ako nitong greenhouse kit. Okay, na parang starter para kung magtatanim ka ng mga seeds na dito ka mag-uumpisa. So, pag-aaralan ko kung paano gagamitin to. And then, mag-uumpisa tayong mag-tanim ng mga gulay. So, ayon dun sa instructions, no, paggamit nito, lagyan lang daw ng tubig at hayaang umalsa itong mga pellets na to. So, here we go. Okay, ayan.
hayaan natin ngayong umalsa. In the meantime, kukunin ko na yung buto. Dito sa dalawang seeds na binili ko, lettuce at saka kale, parehong pwedeng itanim to in September or October. So, let's see. Lettuce kaya muna. I noticed only after maybe less than a minute, naubos kagad yung tubig na iniligay ko. And as a matter of fact, parang ang naubos na rin kagad ngayon. See? Do you guys see it? Parang ang bilis, ano? Okay, dadagdagan ko pa kaya ng tubig ito. Kasi hindi yung iba hindi pa umaalsa. Pagka umalsa na raw ng around 1 inch or more, ang ano, yung itong pellet na to, pwede nang taniman. Tingnan nga natin. Parang pwede na nga. Konting-konti na lang. Okay. Ito, tingnan natin. Yeah. Pwede na itong taniman. Alright. Let's do it. Okay. Lettuce. Tamang-tama ito sa hamburger. Okay. Ang nakasulat dito, sabi, within 40 days daw eh. Pwede nang umani. Pwede na. Okay. Medyo may tayo ng konting butas. Medyo ayus-ayusin ng konti. Here we go. How many? Walang instruction kung ilang seeds. Pero ang nakasulat dito sa binili kong kit, 2 to 3 seeds. Okay. Tigtatatlo. Ang liliit. Oops. Shoot. Okay. Kailangan ko yata ng tweezers, ha? Continuing. Ka. Tatlo daw eh. Ang dam ang liliit nito. Ayun, tatlo. Alright guys, incredible. Look at this. Okay, let me see. There it is. See here? I have 4 seeds left. See? So I have 1 extra. Incredible. Remember, I just poured the seeds out, right? Out of my, onto my palm, right? And then I started putting the seeds in, right? And guess what? I have 1 pellet left, this one here, right? And I have 4 seeds left for this pellet. Incredible, huh? Exacto. Sa.
Ako. Tarin ko na. So, ang final instruction doon, ilagay daw to sa isang warm place, away from sunlight, tapos hayaang mag-germinate. Once tumubo na siya, yung nagkaroon na siya ng leaves, tanggalin na yung dome. Ito yung dome eh. See, yung plastic. Alright. So, once nagkaroon na ng leaves, tanggalin na yung dome, pwede na i-transplant yan. Dito ko na lang siya iiwan sa aking garage. Kasi mainit dito. Okay, saka malayo siya sa direct sunlight. Ito lang pinakamalapit. Yung ilaw na yon. Sa tingin nyo mga katropa, pwede na yan. Away from direct sunlight daw eh. So, iwan ko na siya dito. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!